At ito nga po ay eksklusibong nakuha ng GMA News at Quick Response Team. Itong kuwang ito sa kanina po ay na-record ng kanilang mga CCTV dito sa kanilang mall. At bagamat hindi nga po nakita ang mukha ng mga suspect sa CCTV na ito, ay pag-aaralan naman daw po ng pulisya ang naging pagkilos nila. At base po sa tinatawag na body language, ay maaari pong malaman nila kung sino po o anong grupo ang nasa likod ng krimen. Kanina po ay nag-inspeksyon si Chief PNP Nicanor Bartolome. At ayon po sa kanya, ay ito nga po ay wala pa po silang ideya kung anong grupo ang nasa likod. Bagamat inamin po niya na isa sa malaking lapse dito ay ang seguridad nitong mall. Bagamat aminado rin po siya na sa kanila pong pag-inspection kanina ay masasabi raw na sapat naman ang bilang ng security na naririto sa mall na ito. At sa puntong ito po ay kakausapin po natin si Senior Superintendent Joel Pagdilaw. Siya po yung Operations Chief ng Quezon City Police District. Sir, magandang gabi po sa inyo. Good evening, Gigi. Papa, ito pong investigasyon na sinasagawa nyo, makalipas pong ilang oras, kumusta na po at ano pong update? Bali, patulad nung nabanggit nyo kanina, yung CCTV is na-review na rin namin yan sa technical staff ng pagtutulong ng Robinsons. At ito'y yung images nito, pati yung mga interviews sa mga witnesses natin, ay nakartographic na rin yung sketch, yung mga mukha nila. At ito'y na sa mga investigation units natin para matingnan yung mga lugar dito kung saan nagtatago itong mga suspects. Opo, isa po sa malaking katanungan talaga, paano nakapasok itong mga armadong suspect na ito, considering na mayroon metal detectors, kinakapkapan yung mga lalaking pumapasok? Meron ubang theory yung pulisya dito? Bali, this is very unfortunate, pero ito rin ay maagang paalala para sa mga security guards natin na nagmaman sa mga malls natin, especially this season na we are approaching the Lenten season, the summer vacation. Ini-strengthen natin yung hardening ng mga malls natin. So, we engage the cooperation ng mga security guards na talagang ipatupad yung pag-check ng mga lalo na bladed weapons or weapons like this na yung mga short firearms na nadadala inside the malls para maiwasan natin yung ganitong pangyayari. Opo, masasabi ba na talagang professional yung gumawa nito, itong tatlong to? Itong tinitingnan namin yung grupo na we are sharing information with other intelligence units para makita namin kung anong grupo to, kasi pag makita mo mga halos mga bata yung mga itsura ng mga tatlong nag-engage dito sa bank teller at saka dalawang security guards. Mga ano po pagitan ng edad o range ng edad nito mga suspect? We are looking sa ages of 20 to 26 bata years old. Panguling salita po, ano po yung paalala nyo sa mga customer, tenants ng mall at maging mga security guards po? Yes, sa kaninang pag-investigate namin, very cooperative naman itong mga sa malls natin, lalo yung sa Department of Security nila, they are sharing information. And also, we nakuha rin namin yung mga ibang security guards na willing to give statements at saka yung pag-cartographic ng ano. So, I just remind sa mga security guards natin sa malls na magiging stricto sa pag-check ng mga baggages, so, lalo mga bags, na mga, lalo mga ganitong edad na nakikita natin. Sana matingnan na maigi yung mga bags nila for presence ng mga firearms. Maraming salamat po, sir. Si Senior Superintendent Joel Pagdilaw, Operations Chief ng Quezon City Police District.